And welcome back to BRGY. And kasama pa rin natin ang nag-iisang Brian Chong over here. Kanina, ano, napag-usapan natin is yung audition journey mo, yung mga canon event mo, especially for yung S-tier mo, which is The Voice Teens. Diba? Yes. Kasi doon talaga nagsimula din ang lahat. And speaking of nagsimula, ito na, nagsimula na nagsirelease ng mga kanta. Like yung na-perform mo kanina, which is Mag-iisa. Parang first released single mo to, no? Tama ba? Oo, sa Star Pop. Star Music. So I've heard that this song holds a special place sa puso mo because you mentioned that it really allowed you to express yourself even more. Kaya naman, kwentuhan mo naman kami sa journey mo sa pagbuo ng kantang to. Sa Star Pop kasi, meron kaming listening sessions. So nandun yung pinakang head namin, si Sir Roxy, tapos producer namin si Sir Rox, lahat ng team. Tapos, lahat kami pipili. Hindi lang ako yung pipili, hindi lang yung producer yung pipili. So lahat may say. Papakinggan namin lahat ng pinasang kanta, tapos pagbobotohan namin kung ano yung sa tingin namin lahat babagay sa akin. So isa yung Mag-iisa sa napili naming lahat kasi yung vibe, parang ganito yung napakita ko sa Idol. Tapos itong song na to, parang nalabas ko kasi yung mga techniques ko sa pagkakanta, tapos yung sarili ko. Kasi may mga kanta na parang pag kinanta mo, parang nakakulong ka. Pero dito sa Mag-iisa, parang binigyan ako ng isang lugar na walang walls. So nagawa ko lahat ng gusto ko. Galing. And ano naman yung influence ng song na to sa buhay mo for now? Like, for now, actually parang ano ah. Kasi Mag-iisa yung title. About piliin yung sarili, yung meaning ng song. Tapos ako ngayon, Mag-isa din ako ngayon talaga as in. Kaya nga, DM na kasi. Hindi. Hindi ba ba? Sa house. Kasama ko yung kapatid ko, pero lagi ding wala kasi may work. Tapos gabi yung work niya hanggang umaga, tapos ako naman tulog ng gabi, tapos umaga. So hindi kami nagkakatagpo. So parang mag-isa lang din talaga ako. Etong song na to, sobrang parang namulat din ako sa song na to, na parang dati rin kasi parang lagi akong, alam mo yun, kailangan may kausap, kailangan lagi may partner. Parang yung happiness ko, nakasandal na sa ibang tao. So, parang one time, naisip ko na parang nawalan ako ng time sa sarili ko. Hindi ko nakilala yung sarili ko. Parang isang araw, nagising ako, sabi ko parang ayoko munang kumilala, ayoko munang mag-partner. Proud ako kasi parang magto 2 years na ata ako single. Tapos yung times na yon, mas naging stronger ako, mas nakilala ko yung sarili ko, mas nakita ko yung worth ko as a person. So, for me, importante talaga na may season ka na single talaga. Kasi dito mo nga mas makikilala yung sarili mo na walang opinion from other people. Totoo. It's a good way to really get a sense of independence naman. So, eto, quick question lang din since ano, nag-enjoy na rin naman tayo. No? Ano pa nga yung mga kailangan pa natin abangan from you naman this year, this 2024? This year, ayan, marami kami nilulutong songs. Ang dami nilang plans. Parang nakaganyan na lang ako, tapos nag-absorb na lang ako ng plan. Nakakatuwa kasi naramdaman mo yung care nung label sa'yo, nung Star Pop. Yung tiwala nila. Yung tiwala, kasi grabe, hinainan ka ng ganun. Balita ko kasi mahilig ka din na ano, mag-upload ng mga cover songs mo sa mga different artists, sa mga social media mo. So, tatry din natin ngayon yan through our quick game. So, meron na naman tayong bowl over here. 3 songs. Tapos, per song, kailangan mo lang siyang i-tweak a bit sa sarili mong version. So, game ka na ba? Wala naman akong choice. Actually, totoo naman. Ito yung ayoko, yung parang impromptu. Ay, Goo Goo Dolls. Ay, wait lang, may part ako dito ng tinweak eh. Actually, pa lang. And all I can say is this moment. And all I can breathe is your life. When sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. So paano ako tutuloy yun? Paano ako mag-host dito? Kuy, alam mo ba, isa to sa mga comfort songs ko. Paano? Alam mo man lang sila. Okay, next one. The man who can't be moved by the script. Going back to the corner where I first saw you, gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Sa mga in love pa po dyan, hindi pa makamove on, para sa inyo po to. High school ano ko to, playlist. Part na rin yan. Part na to ng buhay. Kasabay ba yun ng mga second hand serenade mo? Oo, diba? FM Static. Mga Fall Yo, For You. Diba? Sama-sama na yan. Tapos emo. Emo days. True. Mga naka-bangs pa. Oy, nag-bangs ako dati. Uy, ako din naman. Dati nagyan na tayo dumaan dyan. Si Justin Bieber. Satellite by Harry Styles. Ayan. Alam mo, paborito ko si Harry.
Ito yung chorus ng Satellite. Ano to, go-to songs ko kapag naliligo ako. And I'm waiting for you to pull me in. I can see you lonely down. Don't you know that I am right here? Spinning out waiting for you to pull me in. Nanood ako ng concert ni Harry Styles last year. Okay, same. Sobrang, solid, no? Sobrang first time ko manood noon, tapos hindi ko in-expect na parang ganun yung mafe-feel ko. Nakatulala lang ako, tapos may hawak akong phone, tapos ganun lang. Wala ka nang pake kung nakikita. Sabi ng mga kasama ko, ang pangit mo kasama sa concert. Bakit? Kasi nakaganyan lang talaga ako, tapos iyak-iyak. Hindi ako yung parang tumatalon. Marami kasi nung time na yun, parang umiikot-ikot pa sila, party-party na gano'n. Party-party, gusto ko nakatayo lang ako. Hindi ko alam kung ba't ganun yung naramdaman ko. Yung Satellite, akala mo ganda-ganda na, parang upbeat lang. Upbeat yun. Lang, tapos... Pero kung papakinggan mo talaga yung meaning, babasahin mo talaga yung wala. Kumisente ka rin doon eh. Nag-cover ka na ba ng Satellite? Hindi pa. Hindi ako nag-cover ng Harry. Ay, nag-cover ako Matilda. Ah, okay. Sad din. Sad din. Oo. Yes. Pero ngayon, di pa. Siyempre, parang bawal tayo maging sad. On a Thursday, kailangan happy-happy lang tayo. So, ano yung mga songs mo na pwede na lang pakinggan right now and lahat ng mga streaming platform, social media? Go ahead. Yes, B-Fam. Sana mapakinggan nyo Mag-iisa, Cut Into Pieces at ang pinaka-latest ko po, Di Pa Ba Sapat. Para sa mga taong hindi naging sapat yan, guys. Uy. Bakit naman magpatama? Ay, hindi. Ano lang. Parang bigla na lumabas. Sorry. Praktisado kasi. Thank you for sharing your story dito sa BRGY. For sure, yung mga B-fam natin na nanonood ngayon, na-inspire. Kasi all of us at some point, na-reject, nag-fail, nag-doubt sa sarili. And at the same time, looking at your story and listening to your story right now, parang, ay, may success story to. Parang gayahin ko kaya. Huwi, yeah, success Brian Chong talaga. Yan eh. Brian Chong yan eh. Kitang-kita nyo naman. So, wishing you all the best this 2024. Maraming salamat. Thank and you, to all our B-fam, again, sana na-inspire kayo sa mga yan. You know, pansin ko, life, no, despite being ruled by our choices, is filled with moments that are bound to happen. Yung mga current events na to can either distract us or motivate us. Pwede rin naman yun. Pero nasa atin pa rin kung paano natin gagamitin yung mga matututunan natin dito para maging mas mabuting tao. May current events in your life lead you to become the best version of yourself, especially this 2024. So B-Fam, if you want to see more life-changing events and stories, marami kami niyan dito mismo sa BRGY. Just go to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and search for BRGY. And also, you can watch our episodes through the iWantTFC app anytime and anywhere. Just download the iWantTFC app via Google Play Store para sa mga Android users natin, and Apple App Store for iPhone users, or visit iWantTFC.com and watch your favorite Kapamilya shows for free. B-Fam, I'll see you all again next time. This has been your main boy, VJ Miranda, here on The Place to Be. Be happy, be you, BRGY. Thanks, Brian. Thank you, Jay. Thank you, B-Fam. Hola, hey,